Welcome to Donmar TV News Channel. Pag-usapan natin itong NIA na National Irrigation Administration. Itong administration na itong gumagawa ng irrigation na hindi pa tapos-tapos, na pinuna ito ng Senado, no? In-investigate ito ng Senado, headed by Senator Rafi Tulfo, na meron talagang mga palpak ng nangyari dito sa NIA, no? Na isa ito sa mga dahilan na tumaas talaga ang presyo ng bigas. Na ngayon si Presidente Bongbong Marcos talaga ang biniblame ng mga oposisyon tungkol dito nga sa pagtaas ng presyo ng bigas. Sobrang taas to the point na natuklasan pala dito ni Senator Rafi Tulfo na itong NIA ay isa sa mga dahilan bakit tumataas yung presyo ng bigas sa Pilipinas. So, isa ito sa mga big factor itong ginawa ng NIA na rumiresulta na, no? Nagresulta na itong kanilang mga palpak na ginawa noon. Okay? Bakit ko ba yan nasabi? Dahil nga dito sa palpak na paggawa ng irrigation, no? Ang NIA, trabaho nila magsusupply sila ng mga irrigation dito sa magtatanim ng mga bigas, no? Sa ating mga farmers. Pero kulang, hindi natapos, no? Malaking budget ang inalaan sa kanila, pero hindi yan na matapos-tapos. Kaya nga hindi tayo makapag-produce ng maraming bigas sa Pilipinas at lalong tataas ang presyo ng bigas. So itong NIA, pinuna ito ng Senado, in-investigate ito ng Senado dahil alam ng Senado, isa ito sa mga malaking problema sa Pilipinas. Yung mga pasaway talagang mga nagtatrabaho sa gobyerno na walang magawa kundi nangungurap na lang. So ito namang Senado, gusto nila itong ayusin, no? Pero meron tayong komento dyan. Magre-react tayo tungkol dyan. Kasi kapag itinotolerate mo ito, lalo itong babalik at babalik itong problema na ito. Okay? So hindi talaga maganda. Okay? Pero bago ko ipapakita yung video na yan at magre-react tayo dyan, help me na i-like, share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? And subscribe, i-follow na rin ang Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga mahalagang balita na kagaya nito. Okay? So, guys, i-play natin itong video, manood muna tayo at magre-react tayo dito sa problema na ito, no? Na tinututukan ito, patuloy na tinututukan ito ng Senado. Okay? React tayo, play natin yung video. Pinagpaliwanag ng mga senador ang ilang opisyal ng National Irrigation Administration o NIA kaugnay ng 31.2 billion pesos na panukalang budget nito sa 2024. Una sa kanilang napuna ang umano'y paghingi ng pondo para sa maintenance kahit hindi pa umano tapos ang proyekto gaya ng solar pump irrigation projects. Mas malaki po ang mapupunta po sa operation kasi yung pambayad nga po ng kuryente. Reliable po yung source ko. Meron po mga proyekto na hindi pa naumpisahan and yet sumisingil na kayo for maintenance. Yun po yung masakit eh, para sa taong bayan. Dito, nasaktan talaga ito si Senator Rafi Tulfo dahil itong NIA na ito, umihingi na ng maintenance na hindi pa nga nagawa yung irrigation. O kung nagawa man, kulang. Sobrang laki ang kulang. O, saan ba napunta yung hinihingi ninyong maintenance na yan? O, diba? So, sobrang sakit dito. Hindi ko biniblame ang NIA dito, ha? Ang sa atin dito ay in-investigate pa ito. Dapat silang magpaliwanag naman, no? In fairness to NIA,
Okay? So, sana naman, no? Nananawagan tayo sa Senado na lagi na lang ganito. Sige, i-play ko na mulang video ha, bago tayo mag-react dyan. Ha? Na, kumbaga, po eh. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, malaki sana ang naitulong ng maayos na patubig sa mga irigasyon upang matugunan ang problema sa bigas, lalo na sa gitna ng epekto ng El Nino. Kasi kung ginagawa nyo ng maayos ang trabaho nyo, na-irrigate nyo po yung tamang patubig, eh naging maayos po sana ang rice production natin. Kaya nga po kayo binadyetan ng bilyon-bilyon eh. Hindi eh, imbis na gawin yung trabaho nyo, kinukurakot nyo po eh. Ayon kay NIA Acting Administrator Eduardo Guillen, mahigit 2 milyong ektarya ang nalagyan na ng patubig mula sa 3.2 milyon na ektarya na irrigable land sa Pilipinas. Ngunit ang patubig sa natitirang 1 milyong ektarya, pangamba ng mga senador, hindi pa mararamdaman ngayon. Sabi niyo po, it will take 80, wala na tayong lahat dito, 80 to 100 years to irrigate remaining 1.1 million hectares. So hindi na natin makita. Lahat tayo nandito. So ang dami pang mga lugar sa Pilipinas na kailangan lagyan ng irrigation. Okay? To have a quality rice production and to have plenty of rice production. Isa itong mga irrigation na nakatulong, makakatulong sa quality and the plenty of production sa rice natin. Ganyan kahalaga ang National Irrigation Administration. We will never see it happen. Okay, so hindi lang Senator Raffy na hindi na natin makikita yung 1.1 million hectares na maging totally irrigated, hindi na rin siguro natin makikita ang ending ng malaking budget ng NIA. Forever and ever na po yan. I assure you po na during my term ay talaga pong titigtan kong ma-spend po na maigi itong budget natin. Si Senator Cynthia Villar, kinainita naman ng ulo ang format ng budget. Gusto ko makita ang overhead separately doon sa project. Huwag ka sumunod sa DBM, hindi naman DBM ang magdi-defend ng budget mo eh. Ma'am, pero ang lalabas po sa GAA, ganito po yung format nila. Baguhin mo! Hindi ko po namin mababago yung GAA. Mo. Sa huli, sinuspinde muna ni Senator Villar ang deliberasyon sa budget ng NIA maging ng Philippine Coconut Authority habang pinapaayos pa ng mga mambabatas ang mga detalye nito at sagot sa ilan pang tanong. Harleen Delgado, UNTV. So ito lang yung ating komento tungkol dito, no? Dapat talaga investigahan yan ng Senado at may mananagot. Yan ang kasi ang pinaka-importante na mapapatunayan ng Senado na kinukurakot itong budget na ito. Talaga bang may nagbulsa na tao dito o kung sino man. Kasi ano eh, unfair naman kapag yung kagad tayong manghusga sa mga leaders ng National Irrigation Administration o baka may mga tauhan lang dyan na talagang nangungurakot. So talagang investigahan niya ng Senado at ang pinaka-importante dito eh may mananago talaga at may makukulong. Kasi Sir Raffy Tulfo, no, and the rest of the sa mga senador, no, wala tayong mangyayari, ipuros na lang tayo hearing eh. Puros na lang tayo papurma sa taong bayan. Lagi na nating nakikita na merong mga senador like itong si Senator Raffy Tulfo na talagang pinagdadakdak niya ang kanyang galit diyan sa NIA. At the end of the day, ang gusto nang mangyari ng taong bayan ay meron talagang mananagot at makukulong. Dahil kapag walang makukulong, walang mas mananagot dito, eh patuloy itong ating ilan sa ating ahensya ng gobyerno na mag-aabuso sa pera ng taong bayan. Di ba? So dapat talaga may mananagot na gawa ng sample ba para matakot lahat ng ahensya ng gobyerno na itong administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ay seryoso sa mga katiwalian na ginagawa sa ilan sa ating mga opisyal sa gobyerno. Di ba? So, yun. Ako dito bilang isang Pilipino, no? Representative, isa tayo sa mga representative sa taong bayan.
na vlogger tayo na makapag-express tayo sa ating saloobin dito sa mga officials na ito na itinalaga sa gobyerno, binoto ng taong bayan, na mapagkatiwalaan kayo ng taong bayan na hindi ninyo gagamitin yung mga pera sa taong bayan sa useless na paraan. Yung irrigation na yan, malaking tulong yan sa ating rice production, no? If only ginawa yan ng maayos ng NIA, no? Na yung irrigation na yan na ma-provide yung mga sapat na patubig sa mga rice, sa mga farmers natin, meron sana tayong mga quality na mga bigas at plenty of production sa rice na hindi na sana tayo mag-aangkat sa ibang bansa. Diba? Imagine that one. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos na maraming plano tungkol dyan sa ating agrikultura na gusto niya maibalik yung 20 pesos per kilo. Malaki yung vision ng ating Pangulo, pero ito namang mga ilan na ahensya sa ating gobyerno ay hindi naman ginagawa ang kanilang tungkulin. Hindi ko lang alam kung iba dito ay namumuliti ka lang na sinisiraan lang si Presidente Bongbong Marcos, they will look the agriculture, yung agriculture na department na magmukhang sablay para si PBBM yung pagbibintangan dahil siya yung secretary sa Department of Agriculture. At isa pa dito, no, ang hindi natin maintindihan, bakit nang hihingi sila ng maintenance for a certain project na hindi naman natapos-tapos? So it's very obvious na talagang may anomalyang ginagawa dito at may corruption nangyari. So dapat yan ang tutukan ng Senado at gusto nating malaman kung sino yung tao na yan at mananagot at makukulong. Diba? So hanggang hearing na lang ba tayo dito, mga senador natin dyan sa Senate of the Philippines at itong sa Congress rin, no? Kayo rin naman ang gumagawa ng batas. Ano ba ang dapat gawin natin? Paulit-ulit na lang. Diba? So we need to have a strong implementation of the rules sa mga batas na ginagawa natin. Yan ang kulang natin, ang pag-implement sa ating batas. Mukhang takot kasi Oo nga, itong mga senador na ito, itong mga nasa kongreso, magaling kayong gumawa ng batas. Magaling kayo sa lahat-lahat. Paano sumulat ng mga magagaling na batas. Pero ang implementasyon sa mga batas na ginagawa ninyo ay kulang, wala. Walang strong force. Di ba? Yan sana yung tututukan ninyo. Yung pag-implement dyan. Kung meron talagang mapaparusahan, ikulong, gawin nyo, ipakita nyo sa taong bayan para matatakot yung ilan sa mga ahensya natin sa gobyerno na they will be get tempted to corrupt the government. Yun lang ang ating reaction dito. Okay? So kayo mga audience dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Ano ang masasabi nyo dito sa nangyari sa ilan sa ating ahensya ng gobyerno? Okay? Comment, react, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So guys, subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. And i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? See you in my next video. Have a great day. God bless niyong lahat.